Ayan mga manong friends, nakiusap sa akin yung operator. Kasi yung mga mekaniko ayaw umakyat doon sa taas. Walang magsasabit ng kadina. Sabi niya, ako daw muna mag-operate. Tapos, siya yung aakyat. Kasi medyo maliit siya. At takot yung mga mekaniko, ang lalaki kasi. Habang papalapit po ako sa crane, nakita ko siya nakasampa na doon sa bucket ng loader at doon siya dadaan. At napansin ko parang nangangapa-kapa siya kung saan siya hahawak. Kaya naisip ko, so binum up ko para lumapit sa kanya yung kadina para sana doon siya kakapit. Pero nakalimutan ko na dati pala siyang tower crane. Kaya hindi talaga natakot o lakas ng loob kahit gumigiwang yung bubong. Kaya yung mga ibang tao katulad ng mga mekaniko na mga ibang lahi, nakatingala na lang sa kanya. Pati ako, pinagmamasdan ko siya kung anong gagawin niya. Kasi nga, pag operator ka, dapat nakatingin ka doon sa sinyas ng magre-rigger sa'yo. Katulad niya, no? Kasi sa operator at rigger, dapat may ugnayan kayo palagi. Kasi bawat galaw ng daliri o kamay ng nag-rigger sa'yo, susundin mo yun. Kung ano yung sinasabi niya, dapat naintindihan mo. Kaya malaking bagay ang pagiging rigger sa operator. Kasi kung walang rigger talaga, katulad dito sa amin, mga mekaniko lang, kahit na hoist up ang isisi niya sa'yo, boom up. So ikaw na lang yung iintindi kung i-boom up mo ba o i-hoist up mo. Pero kadalasan ang sinyas nila boom up. Kumbaga parang okay. Pakaway-kaway pa, para nga tatakbo ng senador. Nga pala, yung bubong niyan, sadyang binutasan niyan. Kasi nadala yung bus namin nung nakaraang araw na yung nakita niyong nilipad-lipad yung bubong. Yun yung unang pagbaklas ng bubong. At nakita niyo kung paano ihangin, ilipad ng hangin yung bubong. Eh kasi gusto niya talaga magtrabaho kahit malakas ang hangin. Ilagay ko nga pala sa description ang link ng short video. Short video lang po yun, na panoorin niyo kung paano nilipad yung bubong. Aba, aba. May pagiling-giling pa, kumikinding-kinding pa sa taas. Sabi, talagang sanay ito sa lulaan. E palibhasa dating tower crane operator. At aantayin na lang natin siyang makatapos. Dalawang hook na lang yan. Bababa na yan. So ngayon, ikakabit niya yung isa. Pag natapos yan, yon, yung kabila naman, tapos bababa na yan. Thank you.
Ayan, tapos na siya. Abangan na lang natin yung kanyang sinyas. Hindi pa pala nakakabit yung isa. Sorry naman, tao lang. Akala ko talaga kanina tapos na siya dyan, kasi may kinakalikot na siya dyan kanina. Eh nakatingala ako sa pagkakataon na yan. Siyempre nasa baba tayo, so palagay ko yan na yun. Ayan na nga, bira daw, bira. So dahan-dahanin natin ang bira, so, hanggang sa humigpit lang. Naloko na. may kaba din pala. Ayan o, pagapanggapang eh. Okay, nakapatong na. Antayin lang natin makaalis sila bago natin na iangat. Baka matamaan eh. Napakapit bigla. Bulusok sana siya sa baba kung tuloy-tuloy. Meron pa daw palang isang kakatingin. Ang problema, walang mga operate sa loader. Siya na rin nag-operate. Ayan, napapansin yung nakatayo siya dyan. Inaantay na matapos yung mag-cutting. Pero saglit lang yan, kasi yan lang sa isang poste na yan, yung kanto na yan, yung kakatingin. At pag-atras nila yan, saka natin birahin. So abang-abangan na lang natin, mga manong friends. Ayan, malapit na yan. Ayan, pag pumasok siya, yan na yun. A-address na yan. Ayan na, ayan na. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Nga pala, kung napapansin nyo, ayan oh, sa kabilang kanto mayroon pang nakasabit dyan na isang yun, yung hindi pa nakating talaga ng buo. Kaya napag-isipan ko dito, nalaruin na lang siya. So i-aria ko, bira, aria, bira, hanggang sa matanggal siya. Ayun, nadali din. Dito
Tumigil muna ako saglit, sinabi ko na umalis kayo dyan at dyan ko ilalapag. Ayan, napapansin nyo, ayan, nag-alisan sila dyan. Dito, tinigil ko muna yung area kasi may lumapit na purman at sinabi niya na diretso daw karga doon sa trailer. Tapos nagbago yung isip kasi medyo malapad talaga. Sabi, sige, ibaba mo muna, baka katingin pa. Kaya yun, inarya ko na ng tuloy-tuloy. Yan yung purman yung nakapula. Lumapit nga pala si Purman sa akin, yung nakapulang jacket. Sabi niya, bakit hindi ko daw nilagyan ng lifting bar? Tinuro niya yung lifting bar. Sinabi ko sa kanya, pina-extra lang ako ni Maki kasi siya magsasabit sa taas. Kasi yung mga Pakistani ayaw umakyat dahil natatakot. So, siyempre, kung ano yung sinabi ng talagang operator dyan, yung regular nyan, kasi hindi naman akin, ipina-extra lang ako, eh di, inano ko lang din. At saka, hindi talaga dapat siya lagyan ng lifting bar. Kaya lang siya parang nabend. Kasi yun ang inano niya, bakit daw hindi nilagyan ng lifting bar, nabend tuloy. Kaya yun, pinaliwanag ko sa kanya. Magaan lang yan, hindi kailangan lifting bar.